Hi! Kamusta na po kayong lahat dyan? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan at sana lagi kayong safe. Lalo na po ngayon na medyo maluwag na po tayo at pwede nang hindi naka-face mask sa labas o sa mga outdoors na lugar. Pero syempre, nasa inyo pa rin po yon. Optional pa rin po kung gusto nyo magsuot pa rin ng face mask. Kung sa tingin ninyo, kayo po ay at risk pa rin. So ito pong pagsuot ng face mask ay nasa inyo pong desisyon na. Basta, stay safe po tayong lahat. Dahil hindi naman po nangangahulugan na porke pwede nang lumabas nang walang face mask, ay safe na po at wala na yung pandemya. Andyan pa rin po yan, so ingat-ingat po tayong lahat. Bago po ako magpatuloy, gusto ko lang pong sabihin yung pong mga shoutouts ninyo sa next episode na lang po ha. Dahil pinagsasama-sama ko pa po yung mga pangalan ng mga isa-shoutout ko. Pero gusto ko lang pong bigyan ng special mention ito pong si Veka Laksamana. Pasensya na po, Miss Veka. At ngayon ko lang po nakita yung inyong pinadalang super thanks. Kasi kung minsan po sa dami po ng inyong mga messages at comments, hindi ko po talaga nabibigyan pansin ang bawat comment. Pasensya na po, pero maraming salamat po, Miss Veka Laksamana, sa pinadala niyong super thanks. Next episode po, shout out po tayo dun sa ating mga masugid na mga taga-subaybay ng ating Usapang Tito Manny. Okay, ngayong araw pong ito ay tumulak na po ang ating Presidente Bongbong Marcos papuntang New York para po dumalo sa United Nations General Assembly. At inaasahan pong isusulong niya ang ekonomiya ng Pilipinas sa pakikipagpulong sa ibang world leaders. So ipagdasal po natin ang ating Presidente na sana maging matagumpay ang kanyang pagpunta sa Amerika. Okay, malapit na po ang anibersaryo ng martial law. Yan po ay sa September 21. At wala po rito si President Bongbong Marcos. Nasa ibang bansa pa po siya noon. So ang naiwan po dito ay si Senator Aimee Marcos. Dahil anibersaryo nga po ng martial law yun, asahan na po natin na may mga mangilan-ngilan na ipagsisigawan na naman yung never again to martial law. Pero kung iisipin po natin napakatagal na po nangyari ang martial law na yan. At kung pagsasama-samahin natin lahat ng nakaranas ng maganda compared dun sa mga nakaranas ng sinasabi nilang atrocities during the martial law time, di hamak naman pong overwhelming. Dahil isa na po ako doon at marami po ako mga kakilala, kaibigan, kamag-anak at marami pong nagko-comment sa akin kung gaano katahimik, matiwasay, safe at masaya ang buhay nila nung panahon ng martial law. As in any other government, meron po talagang lalabas at lalabas na mga anti-government. At ito nga po mga sinasabi na karanas ng atrocities during that time at mga human rights violation daw, malamang hindi nakiisa sa ating gobyerno. Pero ang sabi yata sasagutin ni Senator Aimee mga katanungan tungkol sa martial law. Well, it's about time. Saka marami na rin po ang nagpapatunay. Isa na ako doon kung gaano kaganda at disiplinado ang mga tao during martial law. So, para sa akin, itong 50th anniversary ng martial law, dapat lang i-celebrate. Kasi kung hindi itineklara yung martial law na yan, nako, baka sa kangkungan na dinampot ang Pilipinas, sa totoo lang. Dahil tulad nga ng sinasabi natin, dalawa sa dahilan kung bakit nag-impose ng martial law na hindi itinuturo sa ating mga eskwelahan ay ang insurgency, ang pagdami ng mga NPA, at yung secessionist movement sa Mindanao. Yung bang during that time gusto yata ng Mindanao na humiwalay sa Pilipinas. So pasalamat po tayo, hindi naman nangyari yon, buo pa rin po ang Pilipinas hanggang ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao pa rin. Pero itong insurgency na humina na nung panahon ni Ferdinand Marcos, na lumakas muli nung pinakawalan ni President Cory Aquino itong mga nakakulong na mga leaders ng CPP, NPA, NDF, ayan na nga ang nangyari. Naging malaking problema para sa ating bansa itong mga maakaliwang ito. Pero kung iisipin nga natin puro na lang sila human rights violations ng gobyerno ni Ferdinand Marcos nung martial law. Napakatagal na pong natapos ang pamumuno ni Apo Lacay. Pero itong mga human rights violation ng mga maakaliwa mula noon hanggang ngayon, bakit kokonti lang ang kumukuda?
puro kayo martial law, puro kayo martial law. Atrocities, human rights violations. Bakit ko konti lang ang kumukuda at nagrarally tungkol sa mga atrocities at human rights violations ng CPP, NPA, NDF? So talagang pasalamat po tayo na tayo ay namulat ng gusto sa panahon ni President Duterte na hanggang ngayon ay pinagpapatuloy pa ang pagsugpo dito sa mga salot na to. Hindi ba kino-call out nga itong CHR na to na pagdating sa mga human rights violations ng gobyerno, ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw, pero pagdating sa human rights violations ng mga NPA, tahimik sila. So para sa akin, ang ginagawa nitong grupo ng NTF-LCAC na to, nung panahon pa ni Duterte, na hanggang ngayon, andyan sila para kontrahin itong mga maakaliwang grupong ito. Tingnan nyo ang balita ngayon. Ito nabasa ko sa Manila Times. Some 47 leaders and members of a communist terrorist group's front organization have withdrawn and denounced their support for the Communist Party of the Philippines, New People's Army. Ito po naganap sa Barangay Siling Bata sa Pandi, Bulacan. Bakit pagdating dito sa usaping pagdidenounce sa CPP, NPA, NDF, eh tahimik kayo mga nagsisisigaw ng Noto Martial Law, Noto Marcos? Eh napakatagal ng panahon tapos yung Martial Law na yan. Pero itong usapin ng CPP, NPA, NDF ay hanggang ngayon ay laganap pa rin. Bakit tahimik kayo? Asking lang po, ah. Anyway, going back doon sa sinasabing kaya daw naiwan si Senator Amy Marcos ay para sagutin ang mga katanungan na siguradong lalabas sa September 21 dahil anibersaryo nga ng Martial Law. Although sabi ko nga sa inyo eh, dalawang klase lang din naman yun eh. Yung mga sumisigaw ng No to Martial Law dahil daw sila ay nakaranas ng hirap during that time. At kami na mas nakararami na dumanas ng magandang buhay ng Martial Law. So dapat kaya nating i-celebrate yung anibersaryo ng Martial Law. Tapos sinasabi nila na ngayong panahon nanalo si Bongbong Marcos, andito na ang mga Marcoses para linisin ang kanilang pangalan at mabura lahat ng mga kasalanan ng mga Marcoses. Eh kahit naman po si Senator Aimee ay aminado na hindi naman perpekto ang gobyerno ni Ferdinand Marcos noong araw. Sabi pa niya, wala namang perfect administration. Kay haba-habang naupo ng tatay ko, 21 years halos, alam nga namang walang kapalpakan, walang pagkakamali, wala namang perfect. Tama po, ito bang administrasyon ni Cory Aquino o yung mga sumunod sa kanya na mga presidente, wala bang palpak yan? Wala man lang bang nangyari kahit na isang human rights violation sa mga administrasyon na yan? Ang sa akin lang, pakinggan natin ang side ng mga Marcoses. Wala pong nire-revise sa history natin. Wala pong dinidistort sa history natin. Ipinagpapatuloy lang po. Ipinapaliwanag lang nila yung side nila. Nasa sa atin naman yan kung tayo maniniwala sa kanila o hindi. Pero, the mere fact na nanalo si President Bongbong Marcos nung nakaraang eleksyon only proved na mas marami ang naniniwala sa pamilya Marcos. Maraming naniniwala na maganda ang buhay nung panahon ng martial law. Marami ang naniniwala na si President Marcos ang greatest president na namuno sa ating bansa. Apakadali naman intindihin yun, di ba? With 31.6 million na boto kay Bongbong Marcos, voters pa lang yun, eh yung mga pamilya pa ng mga botanteng yan na sumuporta kay Bongbong Marcos. May mga nagsasabi pa, bakit hanggang ngayon hindi mala nag-a-apologize itong pamilya Marcos sa ginawa ng tatay nila ng martial law? Ito po ang sagot ni Amy Marcos dyan. I am confused what I'm supposed to apologize about. We're always supposed to apologize about martial law, about my father. I think it's important that you give us a chance and finally put aside all these issues. Tama nga naman. Kahit naman sa mga korte, hindi ka naman pwedeng basta-basta magbigay ng iyong hatol nang hindi mo napapakinggan yung magkabilang panig. Eh yun ang ginawa ng mga dilawan noong araw. Hinatulan kagad ang pamilya Marcos nang hindi man lang sila binibigyan ng pagkakataon ipaliwanag yung kanilang side. And now is the time. Makinig tayo dahil ito ang binigay ng Diyos na pagkakataon para itong mga Marcoses na to
ay magpaliwanag kung ano talaga ang kanilang side of the story. Sa bagay, dalawang bagay lang naman yan eh. It's either you love the Marcoses or you hate the Marcoses. Isa nangyari nung last election, isa lang po ang magpapatunay dyan, na majority of Filipinos love the Marcoses. So, hintay po tayo September 21, siguradong may mga maglalabasan dyan. Hindi nga ba't merong ginagawang parang Marcelo Museum dyan sa UP na ang daming nagsasabi na bakit kayo mag-aakse ng pera dyan, itulong nyo nalang sa mga mahihirap? Teka muna, bakit merong Marcelo Museum? Wala ba mga CPP-NPA Museum dyan? Kung maaari nga lang magkaroon ng programa eh, na pwedeng magsalita lahat ng mga nakaranas ng kanilang magagandang buhay at ikwento ang kanilang mga naging magandang karanasan nung panahon ng martial law. Ay, nako, siguradong oras ang bibilangin bago matapos yung programang yun. Kayo po, ano ang inyong naging karanasan nung martial law? Pero bago po ako magpaalam, nagpapasalamat po ako muli doon po sa mga nag-crossover, doon po sa aking bagong channel, yung Tito Manny Talks. Opo, yun din po yung dating Samot Sari Sari TV by Tito Manny, pero pinaisiko na lang po yung title dahil ang hirap i-memorize. So ang bago po niyang title ay Tito Manny Talks. Ilagay ko rin po yung link sa description box para madali niyong ma-access. Maganda po yung aking episode 5 na topic. It's about destiny. Kung ano ang masasabi nyo or do you believe in destiny? Click nyo lang po yung link sa baba para po mapanood nyo naman yung episode ko doon sa Tito Manny Talks. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na mga issues. Peace!